Andito ka lang pala. Kanina ka pa namin hinahanap eh. Ayet, kukulihan nila yung bata. Hindi ko ibibigay ang anak ko sa kanila. Mayet, akala ko ba malinaw na sa'yo? Sabi mo, okay ka na. Hindi niyo pwedeng ilayo sa akin ang anak ko. Ako ang nanay niya. At akong may karapatan sa kanya. Mayet, ilang beses ba namin ipapaliwanag sa'yo? Karapatan ng bata ang lumaki ng tama. Hindi mo siya mapapalaki ng tama dito dahil nasa kulungan ka. At paano mo nasabi yan? Ako ang may karapatan magpalaki sa anak ko. Wala ka ng karapatan sa anak mo, Mayet. Nasa estado na ang karapatan. Kung sino at kung saan dapat alagaan ang anak mo. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Akong nanay. At ako magpapalaki sa anak ko. Eh, huwag na naman pahirapan ang loob mo. Ibigay mo na yung bata. Kuya, ayoko. Cora, palisin mo na sila. Mayet. Palisin mo na sila. Mayet, akin ang bata. Baka sana pasaktan pa yan eh. Mayet, kasi kabubuti rin to ng anak mo. Para siya huwag na kinabukasan niya. Ibigay mo na. Huwag ka mag-alala, Mayet. Sisiguraduhin namin nasa maayos na kondisyon ng anak mo. Pagkatapos silang huwin ang anak ko, ilang buwan din ako nawala ng direksyon. Pakiramdam ko, ang anak ko na lang ang nagbibigay ng kahulugan sa buhay ko. Pero sa tulong ng Panginoon at ang mga kaibigan ko, unti-unti rin ako nakabalik sa tamang daan. Kahit wala akong kalayaan, hindi ko hinayaang makulong sa selda. Ang pangarap ko, makita ko pa rin ang aking anak. Alam ko, darating din ang araw na yon. Darating din ang araw ko. Magandang hapon po. Pinapatawag niyo raw po kami. Good news, May. Na-approve na yung parol mo. Congratulations, Mare. Sinasabi ko naman sa'yo, regular nilang nire-review ang records mo. Oo nga't ilang beses ka rin naging pasaway na inmate, pero sa tinagal-tagal mo dito sa loob, napansin na rin nila ang mga pagbabago mo. Congratulations talaga sa'yo, Mare. Oh, eh, ba't parang hindi ka naman masaya? Masaya naman, pero syempre natatakot din ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. At kung paano ako magsisimula muli. Ayaw yan. Ayaw naman eh. Ikaw naman ba, Mayat? Ang araw na kinakatapot ko yung maghihiwalay natin eh. Baka makakalimot tumalaw ah. Malaki mo kami lagi dito, ha? Ikaw. Gina, baka mamaya magbago pa yung sa itaas, oh. Huwag niyo na ako ihatid. Baka mamaya mahirapan pa tayo magpaalam sa isa't isa eh. Iyos na gawin sa labas, ha? Mukhang may kalimutan dito, ha? Mina!
Mayet Montecalvo? Ako nga yun. Bakit? Ako si Leticia. At ito ang asawa ko si Bert. Kami ang umampun sa anak niya si Sunshine nung magdadalawang taong gulang pa lang siya. Gusto na nang ipaalam sa'yo na matalino ang anak mo. Lumaki siyang mabait at may takot sa Diyos. Bagamat kami ang umampun sa kanya, hindi namin inilihim kay Sunshine ang tungkol sa'yo. Sinabi namin lahat sa kanya ang tungkol sa kanyang ina. Simula nang siya ay magtanong. Ay, yung anak ko. Nasaan yung anak ko? Sunshine! Lika, dali. Nandito yung ina. Sundo ka namin din. Alam namin wala kang matutuluyan. Pwede sa amin ka naman manirahan. Sige. Salamat. Lika. Simula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay pa. Magkaibigan sa napakatagal na panahon, magkasama sa lahat ng oras at laging nandyan para sa isa't isa. Pero nandahil lamang sa isang punto ng kanilang buhay, nasira po ang lahat ng pangarap nila bilang magkaibigan. Akala ko nga mag-best friends kami. Yung pala, isa siyang ahas! Ikaw ang ahas! Ikaw ang hindi tunay na kaibigan! Dahil kahit anong pagpapakyut mo, hindi ka papatulan ng mga lalaki! Hindi ako katulad mo na kailangan man lang din ng mga lalaki! Ang sabihin mo, makapalamukha mo! Mukha kang kaldero! Eh bakit magdadalawang buwan na kami ng asawa mo, hindi ka man lang nakaramdam o nakaamoy?